Binigyan ni Pangulong Duterte ng 10 araw ang negosyanteng si Lucio Tan para bayaran ang aabot sa 7 bilyong pisong utang dimano nito sa gobyerno. Banta pa ng Pangulo, ipapasara niya ang NAIA Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng PAL o ng Philippine Airlines. Nakikipagtulungan naman daw ang PAL para mabayaran ang kanilang obligasyon. May report si Lay Alves. Naglilita niya si Pangulong Duterte tungkol sa mga anyay may utang at di bayad na buwis sa gobyerno nang bigla niyang mabanggit sa talumpati niya sa Philippine Constitution Association o PhilConSA si Philippine Airlines President and CEO Lucio Tan. May isa dito, I did not accept his money. Lucio Tan, you are using government buildings, airport. You have utang dyan sa runway, di mo binabayaran. Ayon kasi sa Department of Transportation, may mahigit 7 bilyong pisong bayarin ng PAL sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at Manila International Airport Authority o MIAA para yan sa navigational charges at iba pang bayarin. Malaking bahagi ng utang ay noon pang 2015. Gusto ni Pangulong Duterte, bayaran ni Tan sa loob ng 10 araw ang utang ng PAL. Kung hindi raw magbabayad ng PAL, ipasasara raw ang NAIA Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng flag carrier. To solve the problem yourself, I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala ng airport. So what? I do not mind. We sink. But I said, we have to enforce the law. So you guys, if you are put into a great discomfort, sorry. Wala akong magawa. The law is the law. Sa pahayag naman ng Philippine Airlines, sinabi nilang handa silang humarap sa negotiating panel at magsumite ng isang compromise agreement para raw maresolba na ang issue. Ang usapin sa hindi raw bayad ng navigational charges ay ilang taon na raw hinihimay ng PAL sa CAAP. Nakikipagtulungan daw sila para ma-validate ang claims para sa pagbabayad ng kanilang obligasyon at patuloy daw silang makikipagtulungan.